All right, ladies and gentlemen, I'd like to invite you all to join us here for the first TACS Expo Seminar Series brought to you by the Armscor Global Defense Incorporated. Our topic for today will be Calriger SolarRev Filipino Military Technology Generator and Gears. Right now, we'd like to play some videos before we present our first speaker for today. Ladies and gentlemen, all eyes on the screen, and let's get high with Giancarlo Capco. Bagong technology ng Calriger SolarRev in partnership with Armed Forces of the Philippines, Defense News Daily, tsaka yung tactical community ng Armscor. So nakikita na dito yung mga products. Nag-start yan from 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 onwards. Kada bagong expo, meron tayong bagong dinidevelop. Yung nakikita nyo, hindi yan for sale, pero ang gusto mong bilhin, pwede rin. Kasi dun sa website namin, downloadable lahat ng blueprints ng technology na meron kami. So pwede kang kuha ang sariling version mo. Kaya ilagay mo na dun sa presentation. Yan. So pwede mong puntahan yung www.calriger.net. Makikita mo dyan yung website. Everything about sa Calriger SolarRev Industries tsaka yung Filipino Military Technologies na kasama dinidevelop with Defense News Daily, nandiyan lahat. So ito, ito yung una, kasi ito yung pinaka-in-demand. Sama mo na, ha? Yan, ito yung pinaka-in-demand na tactical power bank na portable. So ito siya. So nakita natin, meron siyang regular information na nandiyan, mabasa mo yan. Tapos, pag kinlip mo itong order now, pwede kang umorder. At the same time, pwede ka rin hindi umorder, pwede mo i-download yung blueprint sa doon. Pwede kang guha ang sariling version mo. Walang problema with the patent kasi hindi naman namin siya ina-patent para kahit sino pwede gumawa. Plus, yung recognition niya, yung technology, nag-start to sa USA. Pero dito galing sa Pilipinas, dinala natin sa US,
I-represent natin yung bansa sa Harvard World Business Plan Competition. So, recognize yan. Merong mga award yan doon. Tsaka ako yung speaker noon. So, kung gusto nyo na free speaker, nandito lang ako. Free na yung blueprint, free pa yung speaker nyo. Lahat ng technology, free din. Ganyan, magmahal ang Filipino. Kaya, magiging broadcast mga technology ng Filipino. So, balik tayo dito. Kung nakikita mo itong product na to, meron siyang charging port ng cellphone. So, ito yan. Meron din siyang charging port ng mga radio com. Pwede mo isaksak dyan yung radio com mo. May voltmeter yan. Meron din yung searchlight sa likod. Ito, dinevelop together with NRTDC Philippine Navy. So, ginagamit nila yan, searchlight sa mga pagpunta nila sa West Philippine Sea. May solar charging yun din dito. Meron din yung DC port na pwede mong gamitin kung kailangan mo mag-power ng mga ilaw na gano'n tsaka yung mga DC fan. So, yan. Ito yung pinakauna, SolarRed ASUG 2 Filipino Military Technology Power Pack. So, usually, dala ng rescue, dala ng mga mission operators ng AFP, 7CRG ng AFP, CMOG-PN ng AFP, rescue ng AFP dun sa pag may disaster. So, ito yan. Ayan, bubang mo ng kote. So, yan yung portable na isa. Dito naman tayo sa mas malaki. So, ano na yan? ASOG 5, Philippine Military Technology Power Station Generator. So, after ng maliit, dahil yung iba nabibigil sa power ng maliit. Kasi ang pwede lang din sa maliit, radio com, yung cellphone charging, mga maliliit na device, GPS tracker, yung radio na makikita mo dun sa Ondoy com, mga night vision gears, kasha rin yan dyan, plus yung yeah, mamaya, didiscuss ko rin yung about sa night vision. Kasi meron tayong dinidevelop na Calriger night vision na yung blueprint downloadable din sa website. So, pwede mong kunin yan. Then, may bagong anak yung ASOG 5. Ito yung tinatawag na Radcom Power Pack. So, yung radio mo, plug mo lang dito. Although may specific radio siya na ginagamit, so yan yung magkaka-partner sa rescue. So dito, patong ka na lang. So ito yung example. So yung mga radio pong natin, ang problema nito, na-charge mo lang siya 220 volts. Yung isa naman, kotse, pwede mo i-plug sa kotse. Ang problema, pag nag-rescue ka, pag alis mo ng kotse mo, wala ka ng power supply. Pag nag-pass na yung 1 or 2 days, low bat na yan. Pero kung dala mo itong Calriger SolarRev Black Ops Radcom, patong mo lang yan dito, charge na yan. Solar charging dito, plug mo dyan. Merong basic types, basic na charging ng cellphone, DC port, so parehas rin. Nung ASOG 2, pero ito, specific for radio com. Ayan. So, ano yan, na-mention ko yung about dito sa ASOG 5 naman. Yung ASOG 5, ito yung mas malaki na power station. So, pinalaking ASOG 2 yan. Meron na yung port din ng radio. So, pwede mo i-plug yung radio mo dito sa side. Tapos, pwede ka mag-communicate sa base radio. Ito, may base radio to. So, mamaya, explain ko yan. Then, meron ka rin cellphone charging port dito. Makikita mo dito sa side, ito. Meron din siyang auto DC port, 12 volts yung output niyan, dun kinakabit yung ilaw. Dun din kinakabit yung mga electric fan na DC. Kung titignan nyo, meron kami project na tinatawag na SolarRev Homes. Lahat yun gumagana sa 12 volt system. So yung electric fan na to, comparable yan dun sa normal na mga electric fan natin, pero 12 volts yung power. Ngayon, kung nakakabit yan dito, tumatagal ito ng 24 hours, walang patayan. May ilaw ka na, may radio ka pa.
Yung low, iwas low bat kasi pwede mo i-charge ng solar. Plug and play lang din yung solar panel dyan. Then, usually, yung military, kailangan nila ng mga yung mga laptop nila na connect sa satellite. So, ito mga ganito. Nakikita nyo sa pelikula mo, madalas yung pag may detail, may operation, yung nasa helicopter, ito yung dalala. Kino-connect sa satellite yan. Pero kailangan mo pa rin ang power supply. Problema, kung nasa helicopter ka, nasa aeroplano ka, wala ka naman saksakan doon. Pero kung may dala ka Calriger SolarRev Power Station, ASOC 5, meron yung plug dito. So pwede mo isaksak diretso, macha-charge na yung laptop mo, satellite phone, yung Starlink, dyan din sinasaksak yun, yung mga router natin, yung mga lahat ng device na low power tsaka yung kailangan sa rescue and disaster. Pwede mo isaksak dyan sa ASOC 5. At the same time, solar charging din yan. So may option ka, pwede yung malaki or pwede yung maliliit. Kung portable yung kailangan ko, lalagay ko lang yan dyan. So yun yung ASOC 5. Usually, mission ready ang technology na yan para kung nagkaroon ng disaster, calamity, bagyo, nagka-blackout, walang problema yung rescue dahil lagi siyang may power. Like isang example sa Marikina, pag nagre-rescue dyan yung mga nasa Ondoy boat, halimbawa, kailangan yung Marikina government, papatayin niya yung power nila. Bakit? Kasi alam natin na pag bumagyo sa Marikina or kahit sa Metro Manila, yung tubig umaabot sa mga poste. So, makakuryente yung rescue pag hindi pinatayan. So, ang option mo, magdala ka ngayon ng SolarRev ASOG. So, meron din tayo yung Armscor SOG 1, ito yung first version. So, dati flashlight lang yung ginagamit dyan. Yan, meron siya regular flashlight na tumatagal ng 24 hours din. Pero again, for rescue, so ginagamitan natin ang searchlight. 50 watts yung maximum output. Ito yung design ng Philippine Navy ng NRTDC sa Cavite. Kasi pag ginanyan mo yan sa tubig, tumatagos yan sa tubig. At the same time, ginagamit din sa mga security. Pag meron doon tinitignan doon sa mga sasakyan, usually may mga nahuhuli sila na may ginagawa sa loob ng sasakyan. So isang ganyan mo lang yan dyan, kita ka agad yung nasa loob ng sasakyan. Meron mga orders din before, ginagamit ng mga security pag pumapasok mo yung kotse para hindi nabuksan yung likod ng kotse. Binubukas lang nila yan. Kita na yung nandun sa likod ng mga sasakyan. So yan yung Arms Corps SOG 1. Nasa presentation to noong 2019-20, yung pandemic online, tsaka yung mga previews na TACS Expo. Yeah, move tayo ng isa. Yan. Ito, may order form. Yung optional order form, ang experience namin kasi sa Pilipinas, sobrang daming mayamang tao sa Pilipinas, nagtatago lang sila. Kasi nahiya silang i-announce sa mayaman sila. So meron kami free lecture, seminar, workshop. Ang workshop namin, walang bayad yung talk, walang bayad yung lecture. Ang technical yung pinabayaran mo, yung materials. Kunyari, gusto mo buo nito. Pabayaran mo yung materials, attend ka sa lecture, pag uwi mo, nakabuo ka na ng sarili mong SolarRev. Ibig sabihin, alam mo na kung paano siya gawin, maintenance, setup. So, technically, binayaran mo lang yung parts. So, sa experience namin, ang daming gusto mag-avail ng lecture, pero ayaw nila nung sila gagawa. Kasi nga, busy. Like si Sir John, yung next speaker natin, very busy yan sa mga talk niya, Sir Mark. Totok yan mamaya. Yung mga example ni Sir Mark, walang time yan gumawa ng mga ganito. Pero alam niya yung knowledge. Ang problem, yung time na attend sa lecture, gagawin mo to, ikaw magpuputing-ting. Actually, ito yung demo unit. So, walang laman to. Pakita ko lang. Yan. From dito, walang laman, ikaw gagawa ng sarili mong unit. So, ito, magiging ito. O kung gusto mo, ito. Kung anong gusto mong unit, lalagay mo lang sa order form. Kung gusto mo naman ng free, may mention mo lang dyan na sa free lecture ka lang kasi ayaw mong wala pang budget, pang bayad. Pwede kang matend sa lecture, walang bayad yun. Parang yung mga ganitong talk,
tuturuan ka rin namin paano guha. Pero yes, sa experience namin, like yung ginawa namin sa Armscor before, sa shooting range, free lecture, pero lahat ng umaten, gusto, may gagawa ng unit nila. So ilan-ilan lang yung sila mismo gumawa, pero yung iba, nag-sponsor ng gagawa, yung nagawa, ibibigay dun sa nag-sponsor. So yan, kaya again, sinabi ko kanina, yung mga invention ko, free yung blueprints niya, pwede mo i-download, walang bayad yan. And, hindi rin regularly for sale, kasi usually naubos yung unit. Especially kung naalala niyo yung bagyo dun sa Visayas. In day one pa lang, sobrang daming order dahil sa Cebu, ang nangyayari sa kanila, almost 1 month walang kuryente. Kailangan nila lang ilaw, electric pans, for charging, radio com, wifi. So kailangan nila yung unit para makapag-cellphone sila. Yung iba, communication sa family. Yung iba naman, para habang naghihintay ng kuryente, nagpa-browse sila ng internet. So next. Yeah, isang part ulit. Yes, iba, siba. Sa pass, yan. Napasa mo na yan, yan. Dito tayo sa next. Yan, yan. Ano yan, ito yung Acer 5. So, usually, andiyan yung model na natin, makikita nyo siya. Andiyan siya yung naka-black at tabi ni Sir Mark. So, ginagamit nila yan pag mayroong mga satellite operation, West Philippine Sea Watching, kung gusto mong panoorin yung malalaking barko ng China nasa gilid lang ng West Philippines yan, dinadala yung power station na yan. Madalas, kasama namin yung Defense News Daily, sila Sir Frank ng 7CRG, tsaka ngayon, nasa Leyte siya, sila General Hung ko ng Air Force, sila Sir Patria ng CRS, tsaka sila Sir Gregory ng CMOG PN ng Navy. So yan, yan yung mga dala nila. At ito rin, ito yung ginagamit ngayon sa NRTGC Hydrophonic Solar Setup. And yung pinakita ko kanina, yung e-bike. Ginagamit na ngayon yan sa mga solar e-bike. Kinakapit nila yan, dyan kina-charge yung mga e-bike nila. So sa e-bike mo, wala nang meralyo charging, solar charging na lang gagawin mo. Plus, wala kang worry sa titigil yung sasakyan mo or yung e-bike mo dahil lowbat na. Pag lowbat na, isaksak mo lang dyan. May power na uli dyan. Although, paminsan, pag sobrang drain, ang takbo ng e-bike mo, medyo mabagal, pero eventually, pagpasok ng power, tatakbo na rin siya ng normal. So yan, next bit. Ito, dito na tayo kay Filipino Military Tech Black Ops Series. So dati, portable power bank lang siya. Ito. Ngayon, upgraded na. Kasi may request sila na pag yung radio mo lang ang dala mo, usually, 5 kilometers lang inaabot. Or pinakamalayo siguro mga 8 kilometers. Pag ito. So ang problem doon, pag nagko-communicate sila sa base, pag palayo sila ng palayo, lalo na kung nasa off-grid land sa mga bundok, hindi na nare-reach yung communication nila. Hindi na nare-reneg. Ngayon, makipag-communicate kami kila Sir Hoko, before siya yung nasa DND tsaka sa CRS, ngayon Defense News Daily siya. Tapos, kila Sir Patria, kila Sir Simog PN, yung mga consultants natin sa military, kailangan base radio naman, especially sa rescue. Kasi makikita mo lang yung base radio, like kunyari yung mga ganyang 4x4, yung sa armored vehicle. Usually, may base radio sa loob yan. Kasi yan yung inaakyat sa mga baha, inaakyat sa kung saan-saan lugar. Ang problem, pag yung operator bababa na dyan, ang dala na lang niya, handheld, limited na. So, dinevelop na ito. Ito yung Black Ops Radcom ng SolarRev. So, ang experience sa base radio, pag nagtotok ka, at dito yung talk niya na, usually dito. Yan. Minsan, ang pinag-uusapan pala nila, sobrang confidential. Ang problem with base radio, maingay, naririnig nung nasa paligid. So, inadapt natin yung earpiece ng military. So, nakikita nyo sa movie to. Pero actual yan. Yan yung ginagamit dito para marinig mo. Dito ka naman makipag-communicate. So, technically, parang nagtitelepono na normal, ganyan.
Tapos base, Calriger 1 to DMP Defenses Daily. So parang ganon. Yung reply ngayon, dito mo maririnig. Hindi naririnig ng mga nasa paligid mo. Kasi ang problema doon, kung ang sinabi, abandoned base, magkakagulo. O kaya, priority yung may sakit or yung may sugat. Yung iba, nagagalit dahil hindi kami, may sakit din kami. So ganyan yung usual nakikita natin sa mga rescue. So itong rescue base radio call natin, kaya yun yung basic, maabot siya ng 25 kilometers plus yung power niya pang 7 to 8 hours. Pero dahil kinakabit yung solar panel dyan, pag inabot ka ng loob at may araw pa, tapat mo lang yun sa araw, mag-charge na yan. So yan yung critical, especially sa mga rescue operations. Yan yung ginagamit. Plus, meron pa din yung basic charging dyan. So USB charging, radio com charging, plus yung searchlight, meron din yan. Yan. So, ito yung anak ni ASOG 2. Technically, ito siya dati. Dinevelop lang ito. So base radio com na siya ngayon. Yan. So, buong tayo yan sa pako yan. Yan. Nag-originate din yan sa ASOG 1 unit na naging base radio com. So, ito yan before. So, ngayon, pinalaki yung power, napunta dyan. Nandito na siya ngayon sa ASOG 2. Pero may option na. Pwedeng ASOG 1, ASOG 2, ASOG 5, ASOG 3, ASOG 4, base radio com. So, kung ano yung option mo, download mo lang yung blueprint ulit, libre yan, pwede mo download sa website. Pwede kang gumawa ng sarili mong version. Text ko yan. Yan, ito yung mga basic parts niyan. Again, yung tactical listening device, earpiece, radio com, antenna yun. So, na-upgrade pa yan. Kung gusto mo yung sobrang haba, pwede. Mas malayo yung range, pero mas malakas yung power drain. Radio communication equipment, nandun yan. So, kaya niya max na hanggang 40 to 50 kilometers, depende kung ano yung gusto mo ipalagay na base. Solar power panel charging port, parehas lang to. Meron yan dito. Tactical mouthpiece, yun yung regular na ginagamit. Tapos yung mga voltage power output, nandun din yan. Next piece. Sige yan. Ayan, sige pa. Yan, dito naman tayo sa River Song 40. Foldable solar panel. I think familiar kayo sa mga foldable solar panel kasi nakikita nyo yan sa online stores. Pero usually, mali yung nakalagay. Ang nakalagay, 100 watts, 200 watts. Pero sa power bank mo lang pala pwede gamitin. Palaki ng palaki. Karamihan yon imported. This one, itong Rigger Sub 40, in partnership again with Defense News Daily PH, tsaka yung Tactical Survival Arms Community, innovated made in the Philippines. So ito yung pinakauna. Kung meron mo kayo makita sa paligid or sa ibang lugar, karamihan yung imported. This one, made in the Philippines. Foldable, multi-output. So ito yung compatible sa SolarRev. Ito rin, compatible sa SolarRev. Ito naman, compatible sa Anchor ng International Blue EMP. Ang alam ko, kasama rin yan. May power bank charging din yan. So, nandito yung specs niyan. Again, hindi mo kailangan bilhin. May blueprint yan sa website. Pwede mong gawin kung paano siya set up, paano siya i-connect. So, yan yung mga basic parts niya. Nandiyan din. Foldable, maximum of 40 watts. Kasi pag pinalaki pa, hindi na kasya dun sa backpack ng military. So usually hanggang dito lang yung kasya. Nakalagay ito, tapos nakalagay yung isang unit dyan. So lahat ito, kasya sa lahat ng ports na SolarRev. So yan, plug and play. Pag hindi kasya dun, hindi yun dun. Pero kung kasya, like this one, wala kang hirap-hirap, plug and play. Hindi mo na kailangan ng installer. Ayan, nag-charge na yan. Console. Hindi mo na kailangan bumili, Supermark. Nasa online yung blueprint.
So pwede kang guha. Yung mga materialis niyan, meron kami mga partner ng mga stores, pwede mong bilhin sa kanila yung mga parts niyan. Ngayon, yung blueprint ang pinaka-importante. Kasi pag nagkaroon ng disaster, at may blueprint ka, alam mo kung saan pwede kunin yung piyesa ng mga SolarRev. For example, itong lugar na to, nagkaroon ng disaster o calamity. Walang kuryente. Ito, meron to. Siyempre, kukunin niya ng isa't isa kung sino man. Pag ubos na to, saan ka ngayon kukuha ng piyesa para makapag-communicate ka? Ang isang example na pwede mong pahuhin yung piyesa, yung armored vehicle. Bakit? May battery yan sa loob. Meron siyang alternator para sa charging. Meron din siyang voltage meter regulator para yung sa pagpasok sa battery. Yung battery mo ngayon, pwede mo i-connect yung base radio. May mga base radio dyan sa paligid. Plus, yung output, yung mga kailangan mo, makukuha mo yan, yung mga materials. Merong wire to dito. Pwede mo yan gamitin sa radio com. Saktong-sakto yan. Merong parts to do sa loob para makagawa ka ng speaker ng radio com. So lahat ng parts niya nasa blueprint, pag alam mo yan, kahit saan ka mapunta, magkaroon ng disaster, hindi ka magiging biktima. Isa ka sa magiging rescuer or hindi ka magiging problema ng rescue dahil kaya mo siyang gawin. So, next ko lang. Yan, yan yung mga example. Ganyan mo lang siya, charge na yan. Ito sa West Philippines yan. Pag tumingin ka pa doon sa area ng dagat, makikita mo na yung mga malaking bangka ng China dyan, usually yan. This undisclosed location, pero Zambales, kita mo yan. Ito naman, Batangas to. So, yan yung mga testing grounds natin. Usually, partner natin yung AFP dyan. So, next. Yan. Countries military and tactical rescue team use Calriger SolarRev. Bakit? Kasi yung technology, pagkagaling ko kasi sa US, nung around 2006, so nag-represent ako sa US, ulitin ko lang para sa hindi nakarinig kanina, yung technology natin, pinresent natin sa Harvard yan before. Ang tawag pa dyan, SAV unit. Yun yung pump na solar ready. During that time, 2006, wala pang ganun technology. Kaya limited. So, nung bumalik ako galing ng US, na-meet ko yung sila, General Humo, Sir Saison, yan sila, Sir Fabi, Sir Patria. Nagkaroon kami ng project, sponsor nila yung R&D. Technically, ang nagbigay sa atin ng knowledge and information kung paano ginagawang military grade yung technology, yung military din. Paano ba masasabi yung military grade? Actually, may standard siya. Pero in layman's term, pag military grade, nasira yan sa bundok, kayang gawin ng military. Hindi disposable. Kasi meron tayong mga important na bagay, like yung cellphone natin. Pag nabasa yan sa tubig, hindi mo yan kayang repairin. Kasi yung microchip na masisira. Eh, itong mga SolarRev ASOG unit, ang sabi ng AFP or ng military consultant natin, huwag kang gumamit ng microchip. Gamitin mo hard wiring para EMP proof. Like yung 2000 year model pababa ng mga kotse. EMP proof dahil walang computer box. Kahit masira yung electronics sila, tatakbo pa rin yan. Same with the Calriger SolarRev, nakapartner siya dun sa isang ATC na vehicle ng military na wala computer box. So, kahit mag-EMP or yung electromagnetic pulse attack, wala mag-shutdown dyan, gagana pa rin sila lahat. Dahil nga, based sa experience ng military, yung pagkakadevelop itong mga technology. Yan. So ito yung 7CRG, nandyan yung mga consultant natin sa Kapaginaldo yan. Ito naman yung Philippine Air Force, yan yung kila Sir Huko. SPAW, pag-aalam ko, SPAW. Philippine Navy, usually, sila yung nandyan sa NRTDC, CMOC-PN. Sila yung nagpadala ng mga satellite, diwata yata yung tawag na pinapunta sa outer space. So, sila yung mga consultant natin. Yan, nandito yung sigilin. Next, yan. Yan, isang example ng blueprint. SolarRev S1, ito yung year 2016. So, bago ito, yan muna. So, parehas yung mechanism niya, pero ito yung tinuturo sa mga bata. Pinakabatang estudyante namin, mga grade 4, grade 5. Yan yung ginagawa nila. So, sa mga training, next na mga talk namin, pakita ko pa paano yung ginagawa nila. Next.
Yan. Ito naman, ito yung night vision Calriger blueprint. Wala dito kasi dala siya ni Sir Hoop ko. Pero alam ko, magtotok din siya ngayon. Dala niya yan. So yung example niyan, meron tayong mga night vision. Ito yung tinatawag na Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 410 yung blueprint na ginagamit natin. So ang mga night vision natin, like ito yung kinoconnect sa mga sniper gun. Pag binili mo to, usually yung authentic, meron yata dito nagbebenta, nasa around 50, 60, 70 hanggang 100,000. Meron naman tayo, white phosphorus, nasa around 5, 6, 7,000. Makikita mo yung difference nila, yung specs nung pagka-HD niya. Doon sa Gen 3, Gen 2, blurred pa pag tinignan mo. Pero sa Gen 4, ayan, parang ano nag-cellphone. 1080 na yung pixel niya. So, yan, maliwanag yan. Yan, yan. Yan, parang siguya, kita dito. Kahit yun sa dulo. So, yun yung difference. Meron naman yung madalas na ginagamit ng military, Gen 2, Gen 3, may battery dito yun. Power pack. Tapos, pinababa dyan. Problem nun, bulky yung battery. So, yung sa atin, ang ginawa natin na night vision, binocular type yan. Kasi pwede mo dalhin, maglakad ka, hindi naka-zoom. Problem ng mga bagong night vision kasi naka-zoom yan. Parang around 5 meters yung layo ka agad. So, kung nasa off-grid lens ka, gabi, naka-zoom yung tinitignan mo, masyado malapit. Pero itong blueprint natin, kahit gano'ng malapit, kita mo ka agad yung paligid. So, downloadable yan dun sa website. Next, next. Dati doon sa cyber team, hindi ma-download, kailangan pa i-communicate. Ngayon, hindi na. Pag right-click mo, save mo na kaagad. Kasi yung cyber team nung Calriger, disabled dati yung right-click ngayon, naka-enable na. Ito naman, ito yung e-bike na din-develop natin together with Philippine Navy. Galing yan sa scrap materials, technically junk, binuo, ilagay ang solar panel, yung battery niya, luma na technically, inatanggal na rin yun. Yung solar power niya yung nagpapatakbo sa kanya. May battery dito yan. Ginagamitan siya ng S of 500 nandun sa likod. Nakonect yung solar panel papunta dyan. Tapos yung regular charger ng e-bike para maiwasan yung sira ng microchip. Diretso mo na lang sinasaksak. So pag saksak mo, pag tama ng araw, patakbo ka. Ang problem, pag hindi mo nilagyan ng storage power, pag nawala yung araw, mag-stop ka din. So, yung version namin, nilagyan ng battery. Para pag tama ng araw, habang mainit, charge ng charge, takbo ka lang ng takbo. Pag nawala yung araw, may power pa yung battery, makatakbo ka pa. So, yan. Ang regular, usually, naabot ng 15,000 yung SolarRev e-bike kit, charging system yun. Pero again, hindi mo kailangan bumili nun. Kasi merong blueprint na pwede mo i-download, pwede kang gumawa ng sarili mo. Kung wala ka mga military casing, pwede mong gamitin yung regular na mga casing like this one. Toolbox lang yan, galing sa Ace Hardware. Pero pwede na kasi waterproof naman siya. Next. So again, no more military charging. So ito, pass mo na ako yan ang isa pa. Ayan. Ito yung testing sa Pateros kasi ito yung Calriger SolarRev, yung technical center namin sa Pateros. Ito naman, testing sa Taguig, kung kaya niyang putahan niyo ganun sa Taguig. Power test naman, umaabot ng around 15 to 20 kilometers gamit yung araw. Pero kung may battery ka, mas malayo pa yung matatakbo mo. Next. So after ng mga technology, dito tayo sa tactical gears. Kasi kailangan i-protect mo yung mga technology mo. Like, punta ka sa isang lugar, magre-rescue ka lang. Pero meron mga kamatan. Alam naman, ibigay mo lang yan ang sarili naman. Kunyari, ako na yan, inaagaw. Kailangan, protectahan mo yung sarili mo. So yan, yan yung mga off-grid lights na pinupunta namin. Hindi natin tinuturo yung violence. Ang gusto lang natin, self-defense, tsaka yung street smart 101, Sir Mark. So yung idea lang, protectahan lang natin yung sarili natin. So next. Ito yung mga example ng basic gears. Slingshot,
medyo modernized lang siya para sa targeting. So may balancer yan. May infrared laser din. Kaya yan. So parehas yan. Pinaganda lang yung itsura niya, pero same lang. Ngayon, di mo rin kailangan bumili. Kasi ito, nabibili sa tindahan to. Nabibili dito sa tindahan to. Ito, kung meron kang lumang batalya ng bike, lalagarin mo lang yan. Stainless na or aluminum, maganda na yung gamit mo. Tapos, lagyan mo na lang ng pagpaganda. Kasi meron kaming course sa Defense News Daily. Tinatawag itong Military Techpreneurship. Ano ba ang tawag sa Military Techpreneurship? Ibig sabihin nito, pag nag-present ka sa civilian at ang pinakita mo, civilian models, parang sa amin lahat, okay, maganda yan. Kunyari, ang pinakita ko sa'yo yung slingshot na gawa sa kahoy. Sasabihin mo, okay, maganda yan. Pero ngayon, nung nakita mo to na merong infrared, may balancer, merong wall, ano yan, parang interested ka kagad dahil nakita mo. Parang astiga, tactical yung version. Yun yung course namin sa Military Techpreneurship ng DND Defenses Daily. Kung gusto mo matuto paano maggawa ng mga technology at pag maganda yung technology mo, pinapresent yan sa mga military consultant natin, pwede kayo makakuha ng fundings doon. So yun yung about sa Military Techpreneurship. So ito. Next, yung bow and arrow. Tinatawag natin yan Calriger Arrow Tech. Sobrang lean lang yan. Take down bow. Pwede mo nga ilagay dyan eh. Pag tinignan, hindi naman alam kung ano to. Hindi rin alam kung ano to. Pero pag binuo mo na, yan. Plus, yung mga bow tie, ang hirap hanapin. Paracord ang ginagamit natin. Pero ang maximum power niya, 30 pounds pa rin. So kung kailangan mag-set up, paturo lang kayo dito sa activity center, kasi may way ng paglalagay niyan, parang ganito yata yun. Yan, gaganyan mo, tapos ganyan mo, may bow and arrow ka na. Yung mga arrow, pwede mong gawin yan, maraming materials yan. Pero again, military techpreneurship, nilagyan ng infrared. Para sa targeting mo, kung nasan yung pula, nandun yung target mo, kasi may hirap pag malayo yan. Hindi mo alam saan pupunta. Pero kung nandyan yung infrared laser mo, meron kang guide. Napanood lang natin yan sa Marvel yata kay Hawkeye. Parang yung technology nila napaka-imposible, pero actually napakadaling gawin niya mga yan. Kailangan mo lang ng basic materials, plus, dun sa military entrepreneurship, pag nag-join ka sa class, papakita namin paano gumawa ng ganito galing ulit sa scrap materials. Usually, hardware materials yan. Ito yung special na favorite naman. Yung pepper gun. Ang problem lang dyan, imported kasi. So, nakapag-communicate kami kay Armscor tsaka dun sa mga supplier natin from different places kung pwede kaming supplier ng parts. Pero, while wala pa, ito yan. So, na-communicate natin sa PNP before. Sabi nila, hindi pasok sa airsoft registration. Kasi ang bala, pepper rounds or rubber rounds. Yan. So, kailangan mo lang i-click yung ganyan. Pero ito, wala kasing air gun. Wala pa yung air. So, lalagyan mo lang yung gas dyan. Tapos, close mo na to. Tapos, action ready na siya. Tap mo lang. Pwede mo na iputok. Before, nilalagyan ko pa ng air sa demo. Pero ang problema, pag may nagte-testing, hindi pa marunong sa gun handling, na ipuputok. Although, wala naman yung bala, pero masyado malakas para nakatakot yung dating. In partnership with Pateros, NGU, tsaka yung Capco firm, meron silang legal documents na pinipreter kada bibili. Pero madalas, ang client, mga military institutions, tsaka yung servicemen in uniform. So, ano ba yung usage nito? Pwede mo siyang balahan ng pepper rounds. May imported, may local. Pag tumama yan, sumasabog yung pepper, masakit sa mata. Ngayon, pwede rin yung rubber rounds.
Kung ayaw mong makapatay ng tao, kunyari self-defense about outcome mo. So kahit iputok mo yan ang iputok, hindi ka pasok sa illegal discharge of firearms. Pero pasok ka sa physical injury or grave offense, tsaka life offense, kung masaktan mo siya. Pero hindi papasok yung illegal discharge of firearms. So kung home defense, ito yung pang-warning mo. Pag ayaw pa rin, kunin mo yung STK-100, yun yung mas maganda kasi meron siyang parang Ronin kit. So maganda siya. So yun yung example. Nagdi-develop kami ng local version ngayon. Sa mga next talk, ipapakita namin. May handgun version siya na meron na rin siyang rigger kit, parang Ronin kit yung dating. Ang rounds niya, maaabot ng 50 rounds. Pero under testing pa ngayon, pag na-develop na, i-release din namin sa website, pati yung blueprint i-release namin para makita nyo. Tapos, meron pa tayo isa. Next, kuya. Yan naman, ito yung favorite na rescue operators. Usually, ang rescue, ang dala niyan, yung multi-tool. Nandiyan lahat ng kailangan mo. Pero ang problema, kailangan mo lagi ng panghiwa tsaka ng apoy. So ito yung tinatawag na fire starter blade. Regular blade. Actually, sobrang dali ng technology nito eh. Kailangan mo lang itong fire starter flip. Yan. Nakakonect dito sa knife. So may knife ka na, meron ka pang fire starter. Ayun. So kung sa rescue ka, or nasa forest ka, survival ka, ang sabi ng ranger friend namin na si Sir Cyril, pag nasa bundok ka, dalawa lang kailangan mo. Panghiwa, saka panggawa ng apoy. Sila, marunong silang gumawa ng bato na ginagawa ng panghiwa. Alam din lang maggawa ng apoy na ginaganong ganon. Pero kung meron ka namang fire starter blade ng Calriger, meron ka ng kutsilyo, meron ka pang fire starter. Yan. So kahit mabasa, sabi kasi nung isang nanonood ng expo before, may lighter naman, ba't ka magpapakahirap dyan? Paano kung sobrang lakas ng ulan, nabaha ka na, na-flash flood ka, yung lighter mo nabasa, paano na yan gagawa ng apoy? For this one, kahit ilagay mo yan sa tubig, ibabad mo yan sa tubig, pataas mo, tuyuin mo lang, may panghiwa ka pa rin, may fire starter ka pa. So yan. Ngayon, sa fire starter, paturo mo lang sa isang military dyan or doon sa ranger. Hindi kasi yan basta-basta na ang luha ng apoy pag ginunod mo. Kailangan yan, scrap mo muna. Pag nandun na yan sa konting dayami or kung ano mang papel yan, pag malaki na yung magnesium flint, tsaka mo yan igaganon. Pag tama nun, tsaka yan apoy. So yan yung fire starter flint, Calriger fire starter blade. Part ng survival gears. Next. Yeah, next time. Yeah, yan yung pepper gun. Imported. Pero again, may dadating na local. Hintayin lang natin sa website tsaka sa TACS Expo. Next. Yan, ito yung mga contact information kung may kailangan kang matutunan. Nandiyan yung mga links niyan. Lahat siya nasa website. Pero bago dyan, meron lang yung introduce na dalawang bagong ginawa. Kanina, na-mention ko na itong base radio kong Black Ops, pang-charge ng mga handheld. Tapos, meron tayo isa pa. Ito naman yung water treatment technology ng Enviro-Lite. Itong water treatment technology niya, partner to ng mga important technology like kung nakikita nyo dyan yung light straw, first station, yun yung pang-filter ng mga sediments, ng mga residues at kung ano-ano pa. Pero kung iinumin mo yung tubig na galing lang sa normal na na-filter at lagi mo siyang iinumin, sabi nga nung isang sundalo, isang buwan niyang ginawa yun, ganit niya yung inihigop. Kala niya, okay na siya. Pag uwi niya sa base, may, hindi ko lang kung anong tawag doon, pero sakit sa bituka. Na hospital ng isa, dalawang linggo. Yung mga survival gears na water filter, okay yan kung for survival. Pero kung regular mo yung iinumin, kailangan mong tignan yung safety ng tubig. So, itong Enviro-Lite, kinoconnect yan sa ASOL 500 or
kahit saan na may inverter part. Yung mga radio com, pwede yan kasi meron yung port. Ang kailangan mo lang dito, pag na-filter mo yung water, padahalin mo dito. Kasi paglabas niyan dyan, sana yung tubig na alkaline yung level. Nakikita mo yan sa 7-Eleven, yung kulay red yung labeling. Parang ganun yung output niyan. So ngayon, pwede ka lang gumawa ng sarili mong tubig na malinis na malinis na healthy pa. Basta meron ka nito, dalhin mo lang ito. Ngayon, yung bagong technology niyan, pwede siya dito sa ASOG 3. Yung ASOG 3, pinaliit na ASOG 5. Pinalaki na ASOG 2. Ito yung base model, so ginagawa pa lang siya, bago pa lang. Pero lalagyan din ng radio com para all around. Plus, may ilalagay dito yan na mini filter ng tubig para pagdaan dito, pwede mo na padaanin doon, clean water na yung iinumin mo. Kahit tumira ka sa gubat, may source ka ng clean water basta may technology na ganito. Plus, may bago yung searchlight, maabot ng 50 watts yung lakas yan. So, kung nakikita mo ito, nasisilaw ka, normal lang yan, ginagamit ito sa mga kotse at motor. Dual line yan. Meron yung yellow, meron itong kulay pink. Plus, may saksaka na rin ang laptop yan. Cellphone charging, radio com, nandiyan din siya lahat. So, yung mga technology, again, visit nyo lang yung website, calriger.net. Downloadable yung mga blueprints. Pag meron pang question na hindi maintindihan, message mo lang sa amin or communicate with us sa Facebook page ng Calriger SolarRev, Calriger, Giancarlo Capco, Tactical Survivor Arms Community or yung Tactical Survivor Arms Expo or yung mga yan na nandyan. Visit nyo lang ang website again, www.calriger.net. So ako nga pala si Giancarlo Capco, Chief Technologist ng Calriger SolarRev Filipino Military Technology and instructor sa Calriger SolarRev Training Center, Patero Solar Center, saka sa Military Technopreneurship ng DND Defense News Daily. So, kung may question, message nyo lang sa amin. So, thank you very much. Thank you, lang. Thank you very much, Giancarlo Capco. If you have any questions, you may raise your hand. Thank you so much. Babalik din siya tomorrow, Saturday and Sunday. Maraming salamat. I hope that you're able to learn a thing or two from our first speaker for today, Mr. Giancarlo Capco. Up next, we have Professor Mark Pucanan to talk about Introduction to Practical Pistol Core. So I'd like to invite you all to join us.